Alright, so for this video, we'll start off with Globe or GLO. Okay? Now, itong Globe, nag-announce siya na magkakaroon ng SRO. So far, wala pa namang severe push to the downside to catch up to the potential SRO price. Kasi yung SRO price is rumored to be about 20-25% more or less discount from the volume-weighted average price over the past ilang days, no? Now, etong GLO, kung titingnan natin from a structural standpoint, eh, nagpo-form siya potentially ng inverse head and shoulders, di ba? Kaso, given yung fundamental driver, there's the possibility that it pushes even lower depende kung ano yung final pricing na makuha natin. If let's say na maganda yung final pricing, favorable, di ba? Let's say na mag-hold tong area na to and we start pushing higher at mabuo nga yung inverse head and shoulders pattern natin, then maybe that opens up the possibility that we start trading within this upper range between 2318 hanggang 2650. Albeit kahit na mag-trade siya dan, kailangan natin i-acknowledge na may resistance pa rin dito sa 2446. Pero I wouldn't know if I would be very eager to trade that. A lot of it medyo dependent kung ano nga ba talaga yung final SRO price na ilalabas. Kasi kung naalala nyo yung SPNEC, nung meron tayong overhang regarding the SRO price, more or less nagkaroon ng konting pitik here and there, pero by and large, hindi siya gaano gumalaw, di ba? Wala gaano nangyari. So there's a possibility na ganun din yung mangyari dito sa Globe moving forward. However, let's say naman na very severe or very large yung discount na makuha natin, maaaring mabasag natin tong support at 2026, at ma-revisit natin tong white zone na tinitingnan natin before na medyo bumitin yung price prior to it pushing to the upside. Diba? Remember, dyan tayo nakatingin for here sa Globe, no? Now, kung bumalik yan dyan, kailangan natin tingnan. Mag-hold ba? If it does, baka maganda, wait for some type of bullish structure to develop. Then depending on how the SRO plays out, then there might be a trade that we can get there, no? Tapos, kung hindi naman nag-hold, then baka balikan natin yung support dito at 1796. And if that breaks further, baka balikan natin tong ibang levels of support pa dito sa baba at 1590 and 1476. Next, tignan naman natin yung Metro Bank. Now, tong Metro Bank, from when we last talked about it hanggang ngayon, eh wala pa rin ganun nagbabago, no? Nag-range pa rin siya sa area na to, somewhere around 51 hanggang mga 54-54.50, more or less. Now, yung high end na pwedeng pag-untugan nito is 55.2. At kung mabasag yon, it opens up this range above from 55.2 hanggang 57.10. Now, yung support niya, technically, is at around 50 pesos. So, pwede rin nating makita na mag-dip tayo lower, take out the lower end nung range na yan, only to see na mag-form ng trap, and then we start pushing again. Now, just because may support sa 50 pesos, it doesn't necessarily mean na dyan kailangan mag-react yung price. After all, kung papansin ninyo, may purple area pa rin tayo dito. So, I'm thinking na pwede rin na mas malalim yung trap. Bakit? Kasi a lot of traders consider psychological numbers. Eh. I personally don't, but I know a lot of traders do. So kung kunwari nabasag yung 50 pesos, a lot of people are likely to cut. Kung nag-cut sila, then baka makasalo ng mas malalim konti bago mag-react ang price. In this case, possibly within this purple zone. So kung kunwari nangyari man yon, we dip into this, makakuha tayo ng bullish structure, then that might signify na may signal na binibigay sa atin yung market and we could potentially jump in for a trade. Whether for a quick trade or for a long-term trade, that still remains to be seen. Kasi kung titingnan natin, part din yan sa wide inverse head and shoulders pattern na to. Eh. So kung nag-dip tayo dito sa purple zone, parang binuo mo lang yung potential na right shoulder dyan. Okay? So maraming pwedeng scenarios pa. In fact, pwede, as we said kanina, na tumuloy na lang to, pasagin na lang niya to the upside, and we continue moving higher. But for now, there's really not much to do. I don't want to jump in habang nasa loob tayo nung choppy area na to, and I would rather wait na may ibigay na some type of confirmation or signal yung market before considering Metro Bank again. For now, I think yung best na pwedeng gawin dito is waiting game muna.
Next, tingnan natin tong Jollibee, no? Now, tong Jollibee, it has actually broken above yung demand zones natin. Kung naalala nyo, meron din tayong zone dito before. Tinanggal ko na kasi nabasag na tayo to the upside, eh. So, the next level of resistance ng Jollibee will be at 252. And if that breaks, yung next level is around 260. Okay? Now, ano ang ayaw nating makita dito sa Jollibee? Kung let's say, let me zoom in lang ng konti para mas clear, mabasag tong area na to, itong level na to at 243.6. Tapos, price starts holding beneath it, mag-conso sandali, or kahit di mag-conso eh, parang itest underneath, tapos mabasag, break beneath itong white zone na to, then we're thinking na number one, bumalik yung price sa range na to between 234 and 244, tapos mas mag-iingat na tayo. Kasi kung pati 244 mabasag, then yung next level of support natin is 225 na ulit. Okay, baka dito na ulit maglaro yung price between 225 hanggang 234. And if 225 breaks also, then medyo malalim na ang babalikan ng price. Diba? At that point, we need to start considering na, teka, baka tapos na yung move up na to, at baka ang nangyari lang, kasi kung titignan nyo, ang bigger picture niya sideways pa rin eh. Baka ang nangyari lang is we tended to reach towards yung higher end ng range at ngayon, pabalik na tayo. Diba? Now, as we've discussed multiple times in the past, it doesn't necessarily mean na babalik siya all the way hanggang sa bottom end ng range. No, maaring mag-form siya ng tighter range within the wider range, hindi natin alam. But what we do know is if price does pull back all the way and actually breaks beneath tong 225, then we need to start strongly considering yung possibility na, teka, baka hindi nga to strong move to the upside, baka tulad ng PSEI, tulad ng index na nag-range, baka bumalik lang siya sa loob ng range na yon, and we might find ourselves stuck there for the duration of 2022. Okay, I am not saying that's the case, ha? I'm just saying that it's something to take into consideration if we do end up pulling back that far. Next, tignan naman natin ulit tong DMCI. Now, as I said, tong DMCI is a very often requested na stock. And last time na pinag-usapan natin to, we were discussing na we needed to be careful na baka mag-form tayo ng head and shoulders pattern dito. So far, that has not proven to be the case. Sabi nga natin noon, possible din na mag-range muna tayo between 9.34 hanggang 10.38. Now, if mabasag yung 10.38, next level of resistance natin will be 10.74. However, kung sabihin natin na okay, sige, hindi na in play yung head and shoulders pattern na kinakatakutan natin kasi obviously, tumaas na siya hanggang dyan eh. Mag-iingat pa rin tayo na mabasag tong 9.34 anyway. Kasi kung nabasag yan, number one, baka mali tayo. Baka hindi to yung range. Baka ito, itong buong leg na to, yung wider range na paglaruan ng price in the near future. Pero kung pati yung 8.98 mabasag, similar sa Jollibee, kailangan na natin i-consider. Teka, overshoot lang ba to? Kasi ito pa rin yung range na pinaglalaroan natin eh. And we've been dipping back into that. So ideally, gusto sana natin na mag-hold na siya above 9.86. Kahit na maglaro muna siya dito between 9.86 hanggang 10.38 hanggang makabuelo siya at basagin niya to the upside, then we can head for the next level of resistance. Pero ayaw sana natin na bumaba to all the way, mabasag tong 8.98, balikan pa yung 8.32 kasi by then, it's just gonna look like na, oh, bumalik lang tayo sa sideways natin. Ito, parang kumbaga chamba lang, overshoot lang, not to be considered na parang continuation talaga kasi lumabas na yung structure mo, eh bumalik ka lang sa area na to eh. So, konting ingat-ingat lang. After all, ang laki na rin ng inangat ng DMC since yung low natin nung pandemic, di ba? Ang laki na rin ng inangat niya. So, konting ingat-ingat lang. Siyempre, we wish the best sa lahat na nang may hawak nitong DMC. Alam ko, marami sa inyong nakasakay nito. And you were able to hold through all the turbulence sa area na to, through all the scares. And congratulations sa inyo, ano? Personally, that's not my style, but it doesn't mean na it doesn't work. Obviously, what works for you, and you should continue doing it, no? So, again, from here, konting ingat-ingat lang. If mabasag natin to the upside, obviously, new 52-week high, that's always a good thing. Sana magpatuloy siya from there. But be careful kung bumalik siya dito sa loob ng wider range na to because we don't know how that's gonna play out just yet.
And then finally, let's talk about ACEN, no? Now, tong ACEN, after niya abutin yung previous target natin at 8.9, as mentioned before, na-trade natin to, we got in dito around 7.66, got out close to 8.9, no? So, after nating makalabas, nag-conso tayo sandali dito, tapos nag-gap down, and then from there, medyo tumuloy-tuloy na. Nung bumaba, nauntog tayo at nag-hold sandali tong 7.5 na area, pero hindi nagtagal yon, binasag din ng candle na to. And after niya basagin, now it looks like we're coming to seek out yung 6.85 na support. Okay? Now let me get these out of the way and then we'll zoom in para mapag-aralan natin na mas mabuti. Actually, before that, kung titignan natin, if you look at the grander structure, ito pa rin yung high mo, low, diba? Lower high, lower low, lower high, lower low. So it's still possible na parang umabot lang to rito, binilikan niya lang yan, tapos from there, we might see price to form a newer low again. But the possibility also exists na kung mabasag tong 6.85, baka makahanap tayo ng support dito sa 6.35 kasi dyan tayo nauntog before. Diba? Right now, price is trading within this wider range between 6.39 hanggang 8.9. No? Now, kung kunwari mabasag itong 6.39, at that point, medyo delikado na tayo kasi nga nag-carve out tayo ng bagong lower low and we might see this dig deeper back hanggang dito sa mga lows na naiwan niya dati. We don't know yet. Okay? Tapos, kung kunwari naman, sabihin natin, mag-hold yung 6.85. Mangyayari nun is mag-trade siguro tayo muna within this range between 6.85 hanggang 7.5. Pero, personally, I don't think that's the type of trade that would have the odds in our favor. I feel like kung mag-hold yung 6.85, baka medyo short-lived din tulad na nangyari dito sa 7.5 at tumuloy din tayo. Okay? Kung sabihin naman natin, mag-hold nga, tas we start breaking to the upside, kung mabasag natin yung 7.5, our next level of resistance remains around 8 pesos kasi yan yung cluster of lows dito, tas meron din tayong gap na naiwan dyan. And if mabasag natin yan, meron pa rin tayong gap fill na kailangan magawa dito. Okay? Kung mabasag pati yun, then baka mabalikan natin yung 8.9 hanggang 9.10 na area of resistance natin. But honestly, right now, I understand kung bakit maraming nag-request kasi nga, bumagsak and a lot of people are always eager na, bumaba na, dapat i-trade ko na to kasi magbabounce na, kasi baka mura na yan and ayaw kong ma-miss. Diba? But honestly, unless meron talaga kayong value area na inaabangan or unless merong signal na binibigay sa inyo tong ACEN, I would just wait. Kasi wala pa eh. I don't know, baka may nakikita kayo na hindi ko nakikita. But me, all I'm seeing is, it's number one, stuck in the middle of nowhere. It can go down further. And if it did, there's no guarantee that support will hold. Diba? So parang maganda siguro maghintay tayo na parang yung nangyari dito ay may magandang development ulit para matrade natin to ng maayos rather than simply buying kasi baka mura na. Kasi yung mga famous last words yan eh. Na, kasi baka mura na eh. Tapos before you know it, wala kasi sunog na yung account ko eh. Diba? So again, I would rather miss out on a trade kaysa na maipit. So I would rather wait dito sa ACEN. Wait to see kung may magde-develop pang something nice before jumping back in and trying to trade this once again. So guys, dito po nagtatapos yung video natin, no? I hope nakatulong po to sa inyo kahit konti and may natutunan kayo kahit papano. And if so, I would really appreciate it if you give this video a like and consider subscribing to my channel. And as always guys, maraming salamat po sa panonood. I really appreciate it. Good luck and happy trading!